Hello mga basketbossing! Welcome to Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy basketball fan. Kung maraming umasa na magiging unbeatable ang Hinebra sa pagdating ni Christian Standhardinger sa barangay, hindi nga iyon ang naging kaso sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa 2021 PBA Philippine Cup. Kung hindi dahil sa isang buzzer beater laban sa Northport, isang panalo lamang dapat meron ang Gin Kings sa kanilang unang apat na laro. Hindi magandang senyales para sa defending champions. At syempre, walang natutuwa sa kampo ng Hinebra, lalo na si Coach Tim Cone. Pero sa paghahabol sa pagpapatuloy ng kanilang streak of 4 straight years na may championship, walang balak ang American mentor na i-shortcut ang pag-angat ng kanyang koponan. Kahit na magresulta ito sa hindi ganoon kakinang na record sa elimination round. Bago magbalik ang PBA sa isang bubble sa Pampanga, nasa ika-anim na puwesto sa standings ang Gin Kings with a 2-2 record. Hindi nalalayo sa mga leader ng Magnolia at TNT, pero malapit din naman sa kulelat na Terra Firma at Blackwater. Nakatakdang sumalang sa aksyon ng Barangay Hinebra sa Biyernes, kung saan makakasagupa nga nila ang walang gas na jeep na wala pang panalo sa apat na laro at nawalan nga ng ace player in number 1 overall pick, Joshua Monzon. Pero ano nga ba ang bumabagabag sa Gin Kings so far? Bago natin simulan yan, ay siguraduhin na nakasubscribe ka na sa Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy basketball fan. I-like at i-share ang video at i-on mo na rin ang notification button para lagi kang updated sa latest nating content. Una, hindi pumapasok ang mga tira nila sa labas. Hinebra nga ang may-ari ng pinakamasamang 3-point shooting sa liga. Sa halos 29 attempts, 6.5 threes lang ang naipasok ng Gin Kings, isang nakapanlulubong 22.6% shooting percentage. Ilan sa mga salarin ay sina Stanley Pringle, 18%, Prince Caperal, 18%, at Jeff Chan, 17%. Dahil hindi nga bumubuka ang depensa dahil sa malamig na shooting mula sa labas, sumisikip din ng space para makapag-operate si Standhardinger sa ilalim. Inaasahan natin syempre na makabawi ang mga shooter ng Gin Kings sa mga susunod nilang laro. Pero kailangan ay magsimula ng mag-init ang snipers bago pa mahuli ang lahat. Pangalawa, medyo hindi pa rin nakaka-adjust si Standhardinger sa sistema ni Cone. Solid pa rin naman ang numbers ni C-Stand with 11.2 points and 13 rebounds per game. Although malayo yung point production niya from the 19.9 points per outing na ipinoste niya para sa Batang Pierre last year. May mga panahon na halatang hindi pa ganun ka-komportable si Standhardinger. At dahil dito, bagsak ang kanyang shooting both pagdating sa volume at sa percentage. Mula sa pagpukol ng 16.2 shots sa isang laro, bumaba na sa 10 tira ang ibinubuslo niya para sa Hinebra at naipapasok lamang niya ang 40% nito. Tignan natin kung aangat ang laro ng Phil German Big Man sa bubble. Dahil kahit nag-champion ng Gin Kings kahit wala siya noong 2020, mas malaki ang chance na makaulit ang barangay kung makukuha nila ang best version ni Christian Standhardinger. At huli, kailangan din mag-step up ng kanilang reserves. Hindi pare-pareho ang starters ni Cone. Pero karamihan nga ng minuto ay napupunta kina Pringle, L.A. Tenorio, Japet Aguilar, Standhardinger at Scotty Thompson. Yang limang yan ay nag-a-average ng at least 31.6 minutes per game. At bawat minutong nasa loob ang mga nabanggit nga nating player ay sulit naman para kay Cone dahil talagang productive ang limang pinakamagagaling niyang manlalaro. Subalit kailangan makakuha ng contributions ng Hinebra mula sa mga tulad ni Nakaperal, Chan, Arvin Tolentino at Jared Dillinger. Lalo na ngayon dahil ilang games din ang mamimiss ni Joe Devance dahil sa injury. Maliban sa best 5 na nauna nating nabanggit, 15.25 points per game lang ang naiaambag ng 10 natitirang player pa mula sa kanilang roster. Kung tanggalin mo pa yung 7.25 points per game ni Caperal, eh halos wala ka nang nakuha from the rest of them. Hindi championship basketball kapag ganun na nakaasa ka sa big guns mo para mag-deliver sa team mo. Kaya asahan natin na magkakaroon ng adjustment si Cone at ang kanyang coaching staff pagdating dito. Matapos ang laban sa jeep, matinding pagsubok ang haharapin ng Gin Kings sa linggo, kung saan makakatapat nila ang improved Meralco. Dito nga natin masusukat ang kondisyon ng barangay heading into the second half of the elimination round.
Ano tingin nyo mga basket bossing? Malaki pa rin ba ang chance ng Ginebra makaulit sa championship? Tara at pag-usapan na yan sa baba. Salamat at kita-kita tayong muli sa Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy basketball fan.